Hi everyone, for today's video, we will discuss digit problems. So try nyo muna sagutan, meron tayong 5 items na digit problems. Ito po ay ipiniem sa akin. Okay, so ito yung sabi niya, good day po, magpapatulong po sana ako na masagutan ang mga tanong na to. Thanks a lot. So digit problems lahat ito. Okay, so sagutan natin isa-isa, ito yung mga choices natin. Okay, so number 1, a 2-digit number is 45 less than when its digits are reversed. If the sum of the digits is 9, what is the original number? So pag nagsosolve ng mga digits problem, mas magandang technique sa digit problem ay trial and error lang. Pwede, mas mahaba kasi pag isinolve natin ito gamit yung karaniwang way, yung maglelet tayo ng variables, mas mahaba unlike na mag trial and error lang tayo. Okay, so since may mga choices naman, so i-try lang natin yung mga choices natin. Okay, so a 2-digit number is 45 less than when its digit are reversed. Okay, so pag binaligtad daw yung digit, 45 less than siya. So ibig sabihin yung number natin dapat ay malaki kasi kapag binaligtad natin, 45 less than. Okay, so another condition, if the sum of the digits is 9. Okay, so focus lang tayo dito sa sum of the digits is 9. So, i-try natin lahat yung mga choices natin kung ang sum nila ay 9. So, 7 plus 2, 9. Okay, check. 6 plus 3, 9. 3 plus 6, 9. And 2 plus 7, 9. So, satisfy lahat ng condition na if the sum of the digits is 9. So, ang question, what is the original number? Okay, so ang sabi kapag binaligtad daw natin yung number, 45 less than. So, a 2-digit number is 45 less than when it's digit are reverse. So, ibig sabihin, ang sagot dapat natin ay malaki. Kasi pag binaligtad natin, 45 less than. So, ibig sabihin, tanggal na sa choices yung maliit na number. 27 and 36, tanggal na agad yan. Kasi kapag daw binaligtad, 45 less than. So, try lang natin yung 72. Try natin yung 72. Babalik na rin daw natin. A 2-digit number is 45 less than when its digit are reversed. Babalik na rin natin. Subtract natin yung kabaligtaran, 27. Okay? So, 72 minus 27 na lang ang natitira sa choices or yung isa naman, 63 minus 36. So, alin sa dalawa ang sagot ay 45. So, 72. So, this will become 12 and this will become 5 minus 1. So, we have 6. 6 minus 2, we have 4. 12 minus 7, 45. So, ito na yung sagot. 72 yung number natin. Kasi itong, pag itong isa magiging 13, so itong 6 magiging 5. So ang sagot natin dito ay 5 minus 3, 27. So nasatisfy ang condition nitong letter A, 72. Okay, so ganyan ang pagsosolve ang technique sa mga digit problem, trial and error lang. Kasi pag sinolve natin to using yung algebra, maglelet tayo dyan, ang 2-digit number magiging 10x plus y. Kasi 2-digit number, di ba? Yung unang digit natin, nakamultiply yun sa 10. Yung pangalawang digit naman, yun yung ones. So, tas ba, pag binaligtad natin yan, magiging siyang 10y minus x. Tapos, tsaka natin isasubtract, equal daw siya sa 45. So, medyo mahaba pa at nakakalito kapag nag-let pa tayo ng variable. So, pinakamaganda na lang ay trial and error. Trial and error. So yan ang gagamitin nating technique sa mga digit problem. Mas madali yan. Lalo na sa civil service exam kasi may choices siya. Okay? So next number, number 2. A 2-digit number. So 2-digit number ulit. So a 2-digit number, numbers, tens digit. So yun, so tens digit. A 2-digit numbers, tens digit. So dito daw sa mga tens digit, yung una, yung mga unang digit natin, is one more than 4 times its ones digit. One more than 4 times its ones digit. Okay, so dun muna tayo sa first statement na yon. 2-digit numbers, tens digit is one more than 4 times its one. So, alin dito ang pwede na lang? So, mag-eliminate na agad tayo dito. Sabi, yung tens digit daw, one more than 4 times. Ito times natin sa 4 itong 1. Sablay na agad itong letter A kasi pag tinimes natin itong 9, lampas na ng ano eh, lampas na ng 10. So dapat ano lang siya, single number lang dapat. So itong 15, hindi na rin to pwede kasi pag finor times natin itong 5, hindi na siya, 20 na siya. So dapat single digit lang. So pwede itong 51 and 92. Kasi
ita times daw natin sa 4 yung ones digit. So, di ba? 1 times 4 equal siya sa 4, tapos add ng 1. So, a 2-digit numbers, tens digit is 1 more than 4 times it's 1. Ayun, so na-satisfy ito. Pag tinimes sa 4 daw itong 1, mas mataas pa rin ito ng isa. Okay, so 1 times 4 magiging 4. Mas malaki pa itong tens digit ng 1. So, 4 lang kasi ito. So, itong 92, ganun din. Kasi 2 times, di ba? 2 times 4 equals sa 8. So, yung 9, na-satisfy niya yung condition. So, 1 more than sa 2 times. So, ang pwede na lang maging sagot natin ay 51 or 92. Okay? So, another condition. If the digits are reverse, ayan, so reverse na naman. If the digits are reverse, the number decrease by 63. So, decrease by 63, ibig sabihin, pag sinubtract natin sa kabaligtaran niya, ang sagot dapat ay 63. Okay? So, try natin itong dalawa. 51 minus kabaligtaran ng 51, 15. Yung kabila naman, 92 minus kabaligtaran ng 92, 29. So, parang malayo na ito, no? So, 63 dapat, ito pala yung mas malapit, no? So, 51 minus 15, so this will become 11, ito ay 4. So, 4 minus 1, so hindi ito dahil 30, 11 minus 5, 36 lang ito. So, mali ito. So, itong isa ang magiging tama, so magiging 12. So, borrow 1 tayo dito, magiging 8, 8 minus 2, 6, 12 minus 9, 3. So, therefore, 63, so na-satisfy ang condition. Ang correct answer ay 92, letter D. Okay, so next number, number 3. A unit's digit, so ang unit's digit, yan yung ones, ayan, 6, 7, 8, 9. The unit's digit of a number is 3 more than its tens digit. 3 more than its tens digit. Okay, so yung unit digit daw, 3 more than. Okay, lamang ng 3 sa tens digit. So 36, satisfy ito. 47, satisfy din. 58, okay din. 69, okay. So, na-satisfy lahat yung first statement natin. So, ang sabi, if the sum of its digit is 11. Ayun. So, ang sum daw dapat ng digit ay 11. What is the number? So, add natin ang digit. 3 plus 6, 9. Mali ito. 4 plus 7, 11. Okay. So, tama ito. Then, 5 plus 8, 13. Mali din ito. 6 plus 9 is 15. Mali din. So, therefore, na-satisfy ang condition ng letter B, 47. Okay, so next number, number 4. If the digits of a 2-digit number are reverse, ayan, babaligtarin na naman. If the digits of a 2-digit number are reverse, the number increases by 18. Okay, so the number increases by 18. So, ibig sabihin lang yan, kapag yung number nag-increase, ibig sabihin yung 2-digit number, maliit siya. Maliit na number kasi nag-increase siya eh. Okay? So, nag-increase siya. Ibig sabihin, maliit yung number kasi pag binaligtad niya, lalaki yung number. So, mag-i-increase siya. Okay, so the numbers units digit. So, the numbers units digit is twice its tens digit. So, tingnan natin kung ano yung masasatisfy sa condition nito. Yung ones digit daw or yung units digit ay twice ng tens digit. Units digit ay twice. So, satisfy lahat. Unit digit twice. So, 1 tsaka 2, twice. 2, 4, twice din. 3, 6, na doble din. 4 and 8. Okay, so na-satisfy lahat ito. So, ang tanong, what is the number? So, dito na lang tayo focus sa isa. If the digits of a 2-digit number are reverse, the number increases by 18. Kailangan mag-i-increase ng 18. So, yung 12, magiging siyang 21. So, babaligtarin natin. So, di ba yung 12, magiging siyang 21. So, ang isasubtract natin yung 12. Kailangan ang sagot ay 18. So, itong 24, babaligtarin natin, magiging 42. So, tingnan natin kung ano yung magiging sagot kapag sinubtract natin ay 18 dapat. So, 48, we have 84. Okay? So, alin dyan ang mag-i-increase ng 18 kapag binaligtad? So, 21 minus 12, ito ay 9 ang sagot dito. So, mali ito. 42 minus 24, parang ito yung eksakto, no? Yung 24, pag naging 42, mag-i-increase siya. Ito, 12, ito magiging 3. So, eksakto na. 3 minus 2, 1. 12 minus 4, ayun, 18. So, ito na yung magsasatisfy. So, ang tamang sagot ay 24. Pag binaligtad natin yung 24, magiging siyang 42. So, nag-increase siya ng 18 dahil pag sinubtract sila ay 18. So,
Patunayan na lang natin na mali ito. So, magiging 13. Ito ay 5. So, 5 minus 3, we have 2. 13 minus 6, 7. So, mali. And then 84 minus 48, magiging 14. Ito ay 7. 7 minus 4 is 3. 14 minus 8 is 6. Okay? So, pag binaligtad pala, multiples ng 9, ano? Okay, so therefore, ang tamang sagot ay 24. Last number, number 5. A two-digit number is between 40 and 50. So, parang madali ito. May ano kasi, given na a two-digit number is between 40 and 50. Okay, satisfy. First condition, 44, 45, 46, and 47. Okay? So, if the digits are reversed, parang lahat ng problem natin nire-reverse, no? So, if its digits are reversed, the number increases by 27. What is the number? So, increases ulit. Ibig sabihin, maliit yung number. Pag binaligtad, lalaki siya. So, yung mga number, isulat natin. 44, 45, 46, 47. Pag binaligtad daw, mag-i-increase ng 27. Dahil mag-i-increase, yung babaligtad rin ang ilalagay natin dito sa taas. So, automatic, mali na to. Kasi pag binaligtad, parehas pa rin. So, 0. Mali yan. 45, pag binaligdad natin, 54. So, mag-increase siya ng from 45 to 54. 9 lang yan. So, mali ito. 46, so magiging siyang 64. Pag sinubtract natin, 14 and then 5. So, we have 18 lang ito. So, mali pa rin. So, therefore, ito na yung magiging sagot natin. 47, pag binaligdad natin, magiging 74. So, magiging 14. Ito ay magiging 6. So, we have 20. 2, 14 minus 7 is 7. Okay? So, therefore, the correct answer is 47. Pag binaligtad siya, mag-i-increase siya ng 27. Okay, so again, kapag ulitin natin, kapag digit problem, mas madali ang gagamitin nating technique ay trial and error. Okay, TAE. Okay, so trial and error ang pinakamagandang gamitin. Huwag na kayong mag-let ng variable X and Y kasi magkakaroon pa tayo ng ganun nga, magiging 10X plus Y kapag ginawa natin siyang expression. Kapag 3 digits naman ay magiging 100x plus 10y plus 10y plus z. Okay? So, wag na yan. Nakakalito pa yan. So, gagawin nyo na lang trial and error, lalo na pag sa civil service yan dahil kailangan mabilis magsagot. So, trial and error na lang ang gamitin natin. Okay, so that's all. So, thank you for watching. I hope nagustuhan nyo explanation ko para sa digit problem. Kung may math question kayo, ay comment nyo lang dito sa aking channel, pwede rin sa aking FB group, or i-DM nyo ako sa aking messenger, RJ Enseñado. Bye-bye and God bless.